galinang muna naman ang mahanap na sinuman. Ipapasok sa simbahan hanggang hindi. Nagluluksa ang buong bayan ng San Felipe sa malagim na trahedyang sinapit ng isa sa hinahangang anak ng bayang ito. Sarili lang po! Jose! Dr. Cruces ay natagpo ang patay kasama ang dalawang magnanakaw. Kailan lang ay isang bayani ang turing kay Dr. Cruces. Kailan lang ay mainit siyang sinalubong ng bayang ito. Andiyan na si Dr. Cruces! Yung barefoot doctor na binigyan daw ng award sa Maynila? Opo, Governor. Anak po siya ni Mang Joseph, ni Aling Maria. Mabuhay po tayong lahat! Si Mang Joseph po, yun yung amahin niya. Bastardong anak ni Aling Maria. Yan! Laking skandalo yan dito nung mabuntis si Aling Maria. Hanggang ngayon ho yata, hindi pa rin niya alam kung sino ang tunay niyang ama. Mabuhay! Mabuhay si Dr. Cruces! Ibalak ba yung doktor na yan na tumakbo sa susunod na eleksyon? Malakas ho siya sa masa. Bakit? Sino bang bakit niya? Wala naman akong alam, sir. Wala yata. Parang santo ko ituring ng mga tao. Maraming nang naluloko. Oh, sige na. Diretso na tayo sa Kapitolyo. Congratulations. Pinagmamalaki ka ng buong bayan. Nay, salamat po. Kayo naman inspirasyon ko sa lahat ng ito, di ba? Tang. Naku, anak. Nagbunga rin ang sakripisyo namin na igapang ka para maging isang doktor. Eh, naku, huwag mo nang angkinin ang karangalan. Kung hindi naging matalino at naging scholar yung anak mo, hindi niya maaabot yung narating niya. Eh, anak, malaki bang binigay sa iyong premyo? Itang, sapat lang para mapambili ng gamot yung mga tao dito. Eh, baka nung pwedeng maambo na ng konti para mapalago natin yung ating furniture business, ha? Hayaan niyo, Tang. May tatabi tayo dyan.
Tama na! Mga kaibigan, pila lang po tayo, isang linya. Eh, tumutulong lang ako eh. Eh, wag mo naman personaling yun. Eh, ano mangyayari? Ako pa napasama ngayon. Parang ako napahiya sa mga tao. Ikaw lang nagsasabing yan. Ang hirap naman kasi dyan sa mga taong yan eh. Dok, tulungan niyo ako. May sakit ang nanay ko. Sakit! Ano ka? Jude! Iinit naman ang ulo mo! Bakit mandali mo mapikon, ha? Jude! Pinag-uulol tayo. Lasing yan eh. Ako pa napasama. Hindi yun. Jude, ayaw lang natin ang gulo. Sino ba may gusto? Ako ba nagsimula ng gulo? Ikaw naman talaga! Ano ako? Tama na. Sira ulo mo! Nakagulo ka na kayo, Dok. Jude! Pila lang po tayo. Isang linya. Kayo. Jude, kanina ka pa namin hinahanap sa meeting, ha? Ay, pit. Buka. Hindi naman naka-importante sa grupo, eh. Eh, gagawin ka ba naming treasurer kung hindi ka-importante sa asosasyon? Ako lang ang basagulero sa grupo, di ba? Mabigat akong kasama, mabigat akong dalin. Kaya mabigat ang dugo nyo sa akin, alam ko yan. Jude, bakit ka ba ngayon magkakaganito? Ngayon pang nakikita natin na may direksyon na ang samahan natin? Alam mo, mas sumama nga nang sumikat si Doc Jose. Alam ko yan. Hindi mo ba napapansin, ha? Eh, parang ginagawa niya tayong mga alalay. Paano ba naman siya lang itong may natapos sa atin? Eh ano ba naman tayo bago tayo nagboluntaryo sa kanya? Alam mo ikaw, Pete. Masyado kang sunod-sunuran sa kanya. Alam mo ba yun? Eh, ha? Alam mo, dapat lang siyang makisama. Kaya siya pinakamagaling, ha? Siya ang laging tama. Ano? Siya ang pinaka-okay sa ating lahat. Dahil siya ang titulado, ganon. Hindi sa ganon, Jude. Halika na, tayo na. Hindi. Ito ka lang. Ngayon pa lang nagsisimula kasiyahan dito. Ano bang, kumuha ka ng chiko. Hindi na. Sorry ah, kasi uy! Kulit nung hindi na lang alahat. Ayos lang, walang problema. Oh, Pito, ito mo si Ginger ko. Oh, baka may kursonada ka dyan. Hindi na. Kung makatotoo ka. Sige na, kung ayaw mo, mag-beer ka na lang. Oh. Sige, uminom ka. Hindi na. Malaking responsibilidad natin ngayon dahil malaking tiwala natin ng mga tao sa atin. Dumadagsa ang donasyon, kaya dapat mas lalo tayong mag-ingat para hindi tayo pulaan na nagwawaldas ng donasyon. Pero, sino yung kailangan nating unahin? Pati mga kalapit na ngayon ay humihingi na rin ng tulong. Ang kailangan gumawa tayo ng sistema para lahat mapagsilbihan. Eh, pwede na ba tayong magpatayo ng maliit na ospital dito sa atin? Oo. Alam mo, Marco, hindi pa ganun kalaki yung pondo natin eh. At bukod dun, tutulong ko sa ideya ng isang ospital. Dahil lalapitan tayo ng mga tao, ang dapat, tayo ang lalapit sa kanila. Eh, mas kailangan natin ng sasakyan para nang mapunta natin mga pasyente doon sa malalayong lugar. Oh, edi ibenta natin yung bulok na jeep natin na yan, tsaka yung isang kakarag-karag. Tapos, kumuha tayo ng ambulansya. Hindi natin kailangan ng ganung kagarbo, Jude. Siya nga naman, Jude. Total, hindi naman masyadong madalas ang kasong emergency dito sa atin. Eh kung merong mga ganyang emergency, eh gamitin natin yung ambulansya ng bayan. Sa makatweet, lilimitahan natin yung tulong na gagawin natin para sa mga taong may tulo na kinakaalat ng mga dati mong kasamahan sa kasa. Alam mo kahit kailan, antipati ko ka. Tama na. Sa dyan? Oo na. Sige na. Wala na akong sinabi. Ayun naman parati ang tama eh. Tagal na to?
Grabe, ha? Sandali lang, ha? Sakit ba? Kailan pa siya ganito? Pagkapanganak na po na namin, kakaiba na at kinikilos niya eh. Wala naman nung sa lahi namin ang ganun. Naisip ko tuloy, baka nahawa siya eh. Kasi may makapitbahay kami, may dalawang anak. Ganito rin eh. Hindi nakakahawang ganyan ng klaseng sakit eh. At bihira si Sulugan na may tatlo o apat na kaso. Magda. Dok. Ano pa mga kaso naghihintay? Dok, napakarami hong may kapansanan, lalo na yung mga gandong klaseng sakit sa balat, oh. Oo nga, Dok, oh. Tingnan nyo, oh. Pati yung mga bata doon, may sakit din sa balat, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, sino na naman nag-iwan nito? Ay, nako. Marco, iniwan mo na naman ito eh. Ako na nga nag-ayos kanina eh. Pagod na nga ako dyan. Di nyo kasi kasuhin yan eh. Kasama mo na yan, ha? Makalayos yun mamaya, ha? Masalok ng tubig na ginagamit namin sa bahay. Pati ho ang mga bata dyan naliligo. Suspecha namin, makatahanan ng mga engkanto. Minsan, nagkakaiba nga mo yung tubig. Pati ho ang mga isda kakaiba ang lasa. Ayon sa bulong-bulungan, marami doon kasi pinate dyan noong panahon ng hapon. Alam nyo, baka binabantayan niya ng masasamang espiritu. Yan naman ang isang malaking kalokohan. Huwag na kayong gagamit ng tubig galing dito. Maling contaminated ito. Eh, saan naman po kami kukuha ng tubig? 5 kilometro ang layo ng pinakamalapit na batis dito. Ganon din kalapit ang pinagmumula ng polusyon. Kahit hanggat maaari, huwag na kayong gagamit ng tubig galing dito. Sa banda dito, sa dulong ilog nito, may pabrika. At ang kanilang mga pintura at kemikal at iba pang dumi, dun mismo tinatapon sa ilog. Sino ba may-ari ng pabrika ngayon? May impluensya daw ang may-ari niyan. Dimasita, Dimagalaw. Eh di ba marami din mga barangay dito sa tabi ng ilog sa bandang baba? Maraming umaasa sa ilog na yan. Tulad din ng ibang lugar na pinunta natin, marami rin na nagkakasakit sa lugar na yan. Maraming mga bata nagkakasakit. Kapag hindi ninyo ginawa ng paraan, Mayor, lalala ang sitwasyon. Mayor Pilates. Ah! Basta ang opisina ko, laging bukas. Kung may kailangan sila sa akin, punta lang nila ako dito. Ah! Oh, ayan na pala! Halika na! Ay, picture taking muna tayo. Ayan. Picture. Isa pa. Ito ka naman. Yan. Upo ko muna kayo, Dr. Cruces. Upo ko muna kayo. Dr. Cruces, baka pwede naman na ikampanya mo ko sa darating na halalan. Alam mo naman na maraming botante believe sa'yo. Ay, Dr. Cruces, mag-lunch muna tayo. Mayor Pilates, kapag hindi ninyo ginawa ng paraan ang ilog na sakop ng inyong pamunuan, dadami ang magkakasakit. Lalala ang sitwasyon, malalaman ng media. Mas lalong mapapasama ang imahin ng inyong administrasyon. Huwag kang mag-alala, Dr. Cruces. Hahanapan ko ng solusyon. Kung pwede lang, huwag na natin palaki ng problema.
Hindi lang katawan ang kailangan natin gamutin. Kailangan din natin gamutin ang ating kapaligiran. Hindi lang sakit ng katawan ang kailangan ng paghihilom. Kailangan din ng paghihilom ang sakit ng lipunan. Eh paano ang gagawin natin, Doc? Kung hindi tayo kikilos, para may pasara ang pag-aari ng pabrika ni Gobernur. Huwag po kayo mag-alala. Sama-sama nating haharapin ang problema ng yan. Abuhay si Dr. Cruces! Abuhay si Dr. Cruces! Abuhay si Dr. Cruces! Salot yan! Salot! Pasara! Pasara! Pasara ang pabrika! Pasara! Pasara! Tahimik na residente. Naging makukulit at maingay. Mula nang kinausap sila ng Dr. Jose Cruces at nagkaroon lang ng konting kaalaman, akala mo na kung sino sila kung magprotesta. Governor Roda, hindi lang naman pabrikan yung pinoprotesta nila. Alam niyo ba, pati na yung laging possessional ninyo ay pinapakilaman din. Ngayon, gusto nang matras. At kung ano na pa mga tinuturo ng doktor na yan? Empowerment! Yun ang tinutunan nila. Hindi ako magtataka kung may kinalaman yung doktor na yan sa mga rebelde. Ano naman ang sabi ni Mayor Ponciano Pilatos? Wala! Alam niyo naman, isa pang oportunista yun. Gusto lang niya sigurong suyuin ang mga supporters ni Doktor sa darating na eleksyon. Tignan niyo nga, kung talagang may kinalalaman ang limpik na yan sa mga subversibo. Kailangan din natin kapatid ng ating pag-ilang. Hindi ang sakit sa katawan na kailangan ng pag-ilang. Kailangan din ang pag-ilang at sakit. Mabuhay si Dr. Cruces! Ang leksyon ng tarantadong doktor na yan. Dan. Rico. Mga sama, alalay! Dito lang. Hindi mo. Andahan, andahan. Andahan lang. Hop. Alalay nyo. Andahan lang. Ako mo dyan. Hop. Sud. Sud. Oh. Tama to. Dok, may tama si Suskimura. Tumataas na ang lagnat niya.
kumakalat yung infeksyon. Tulungan niyo ko dalhin natin sa ospital. Hindi kami pwede bumaba. Kaya gawin mo natin palaan ang makakaya mo para masagip mo ang buhay niya. Malakas yung epekto ng sedative, ah. Apat na oras siya makakatulog. Pag tumasulit yung lignat, bigyan mo ng antibiotics. Mataas ang tingin sa'yo ng tagamasa sa lugar ng pinaglilikira namin. Tumutulong lang ako sa apat na aking makakaya. Sapat na yan. Nasapanin ka ng masa. Nagtatawa lang siguro mas maraming nangangailangan na aking tulog sa mga mahihirap. Pero wala akong pinagkakita ng tulong. Mahirap o mayaman. Mga biyag ba kami dito? Kasi tiyak ko na nag-aalala na yung pamilya namin. Mga panauhin namin kayo rito. Bala kayong umalis. Ano mga oras na gusto ninyo? Sa'yo. Akala ko kung napano ka na. Anak, may mga militar na nagpunta dito. Kung ano-anong tinatanong tungkol sa'yo. Ano gusto nyo malaman? Ayaw namang sabihin eh. Basta tanong ng tanong tungkol sa schedule mo. Anak, ano ba talaga nangyayari? Tang, wala akong masamang ginagawa. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Sa'yo, siguro, walang masama. Pero para sa kanila, masama ang ginagawa mo. Walang masama sa panggagamot, di ba? Anak, baka meron ka nang natatapakan na interes ng iba. Masyadong malayo na rin ang pinupuntahan mo. Bagay na maaring nakakagulo ka sa lugar na yun. Anak, talaga namang hindi mo kayang sagipin ng lahat. Hindi mo kayang iligtas ang buong mundo. Nay, ang tunay na pagtulong mo. Walang hangganan. Iwasin mo na yung mga maalat na pagkain, ha? Oh. At saka dami na yung tubig. Para sakit nyo sa bato. Saan siya mag-Tony? Talagang mabibigay ko ngayon, eh. Maraming salamat, Dok. Kaya mo, pag naipagbili ko yung kalabaw ko, babayaran ko kayo ng buo. Ang ganda. Salamat. Jose! Ang bayan ng Santa Cruz, nasusunog. Ay, yung grabe niya! Mga ko nakaawa!
Ano ang anak namin? Patay! Boy! Ito! Totoo yun eh. Hindi talaga mangyayari. Wala rin silang preba na tayo. Hindi nga ako makapaniwala eh. Ang lumalabas doon sa sasap-usapan, ang grupo pa natin ang pinagbibintangan may kinalaman sa pagsunog sa pahay ng Santa Cruz. Lumalakas ang pwersa ng kadiliman. Dapat pag-ibayuhin pa natin ang pwersa ng kabutihan. Hindi natin kayang gawin yun. Simula. Sino pang nga ba? Ano yan? Ano? Dukan, bata! Ano to? Sulat? Doktor? Doktor, may kailangan ho yata itong bata. Ano yun? Kanina galing ito? Dito sa bahay na sa isa, ha? Tandaan lang. Dami po. Sarap. Sarap yung bangos. Sarap eh, basta. Ikaw. Sige, salamat. Bangos pare, bangos. Mas. Pinagdududahan na ako ng mga otoridad. Mainit ang mata nila sa akin ngayon. Bakit, Doc? Labag na ba sa batas ang gumamot ng tao ngayon? Yung paggamot ni Doc, nakakamulat rin ng isip. Saka isa pa, nababatid ng mga tao na kaya madalas silang magkasakit eh dahil sa kahirapan. Saka yung mga pagkain kinakain nila kulang sa sustansya. Higit sa lahat, siyempre kulang sila sa kalaman dahil hindi naman sila nakapag-aral. Malakas ang katumpo na hindi magtatagal. Baka mabuwag itong grupo natin na mabuluntaryo. Hindi kami papayag na mangyari yun, Doc. Hindi pa mangyari yan, Doc. Papayag. Saka alam niyo, Doc, magmula nung sumama kami sa grupo ninyo, nagkaroon ng katuturan yung buhay namin. Tama. Oo nga. Ako nga. Sana naman kung may magtatidor sa akin. Hindi man galing sa grupong ito. Wala naman labo siguro ng family dito, Dok. Wala sa amin ang ganyan dito. Ang kinakaba ko, kapag dumating ang oras ng kagipitan, maging ganun katatag ba kaya kayo? Oo naman. Alam mo naman, Dok, eh. Sama-sama tayo rito. Walang iwanan. Di ba, mga kasama? Oo, oh, sa hirap at sinawa. Bae na kayo. Pasensya na kayo, ha. Medyo na-late ako. Medyo na bahala ako, eh. Kasi, Dok, pasensya na, ha. Medyo na-atraso ko kasi may lakad, eh. Hindi maiwasan, eh. Pasensya ka, alam mo na yun, ha. Pare, may dala akong ano, pampainit, ho. Marco, pengen ng ano. Daon dyan, oh. Kain na, Jude. Abot na. Dok, papabili ako ng beer mamaya para nakakaya naman sa mga kasama natin, eh. Kumain ka na. Uy, pasensya na kayo, ha? Hindi na dyan. Kain na. Hindi, kumain ka na. Pinag-usapin. Pare, paabot nga nung isda, oh. Uy, salamat. Diyos ko, bigyan niyo po akong lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok. Katatagan ng loob na ipagpatuloy ang pagtulong sa kapwa. May susundo sa akin. Kapag dumating na sila, bumalik na kayo. Dok, huwag. Sasamahan namin kayo kung saan kayo pupunta. Huwag na, Pete. Ako na lang.
Doktor! Doktor, bumalik na lang ho tayo. Delikado ho dito. Bumalik na kayo. Doktor, delikado ho dito. Doktor! Teka nga pala, sabihin nyo nga saan kung ba't yung pinasunog ang baryo ng Santa Cruz. Wala kaming alam ron. Mas magandang tanongin mo, mga tao ni Gobernador. Tama! Tama! Putok! Parang awa nyo na po! Galing mo, Marte. Gani mo. Malaking nagawa ni Doktor. Nailigtas niya ang buhay ng nanay ko. Kita siyang manloloko! Niloko niya kami lahat! Marami siyang pinatay ng mga tao! Naniwala kami lahat sa kanya! Mayor Pilates, ano pong masasabi niyo sa mga ibinibintang kay Dr. Cruces? Wala muna akong sasabihin tukol dyan. Iha, are you sure it's Dr. Cruces? Basta pag muna kayong kikilos, antayin niyo next instructions ko, okay? Governor, totoo bang sangkot si Dr. Cruces sa nangyaring sunog sa Santa Cruz? Ayoko muna mag-comment at this time. Iniimbestigahan pa yan. Okay? So please excuse me. Magagawa niyo sa iyo. Hindi niyo magagawa ng anak ko. Butal, sinudyos ka ng masa. Teka lang, ikaw si Pete, di ba? Ako? Ang samahan mo sa Dr. Cruces, di ba? Hindi ah! Hindi ko nga kilala yun eh! Ikaw yun! Eto, Mayor Pilates. Isa sa mga rebelde na nanggugulo at lumalason sa isip ng mga taga Santa Cruz. Di ba? Ibig ko si Dr. Cruces? Ako nga po. Ang pagkakakilala ko sa taong ito ay matulungin at mabait na tao. Marami na siyang pinagaling at hindi siya sumisingil. Pero Mayor, ginagamit lang po niya ang pagiging doktor upang mapanapit sa taong bayan na inikayat niyang umalsa. Mabait ang tao na yan!
lang! Sandali lang! Sandali lang! Para sa akin, walang kasalanan ng taong ito. Pero ipapaubaya ko na lang sa inyo o kay Governor Heroda ang pagsampan ng kaukulang kasong ito. Awardee po si Dr. Cruces. At ang pagsangkot niya sa mga rebelde ay isang malaking balita dito sa atin. Ano po ba talaga ang nangyari? Hindi totoo mga paratang nila sa anak ko. Gusto lang kasi nilang higilan si Cruces sa panggagamot dahil yung mga pasyente niya nabibigyan niya ng katataga ng loob para magreklamo at kwestiyon. Pero Aling Maria, wala po kaming makuhang tao na gusto magsalita o magpa-interview at magpatotoo na mali ang sinasabi ng mga militar. Dahil takot sila. Nangangamba kasi sila eh. Kapag nagsalita sila ng masama, sila naman ang dukutin o kaya baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Jose. May abogado na po ba si Dr. Cruces? Wala pa. Governor, pwede po ba namin kayo kunan ng pahayag? Dali lang. It's okay, it's okay. Yes? Governor, pwede po ba namin kunan ng pahayag si Dr. Cruces? At saan niya po nakuha ang kanyang mga sugat? Ang pagkakaalam ko, nasugatan siya dahil sa inkwentro. Okay? Totoo ba tinorture si Dr. Cruces? Torture? Wala kaming nalalamang tinotorture. Huwag kayo pinahirapan siya ng militar? Look. Kasalukuyang pang iniimbestigahan si Dr. Cruces. Pag nalaman na meron siyang ginawa doon sa Barangay Santa Cruz sa pagkakasunog nito at may establish natin na siya ay may koneksyon sa mga rebelde, abay natural, siya ay kakasuhan. Fabricated daw po ang kanyang pinaparatang sa kanya. At saan po niya nakuha kanyang sugat sa mukha? Nasagot ko na ang inyong mga tanong, okay? Kung meron pang iba, malalaman ninyo sa tamang panahon. Now, you will excuse me. Thank you. Excuse. Kaso mo? Nanggagamot ako ng tao. Nanggagamot? Baka nanggagamot. Ha? May hinirape ka, no? Ha?
Nang rape ka? Ha? Gago. Hindi sa katulad natin. Wala siyang kasalanan. Dr. Cruces, naniniwala akong inosente ka. Hindi ka dapat nandito. Wala kang kasalanan. Walang ka! Doktor! Ayusin mo sarili mo! Sinta ka! Umayag na si Sir na mag-usap kayo, pero 5 minuto lang. Hindi ho ba pwedeng matagal-tagal? Salamat na ho kayo pumayag si Sir. Astro, labas mo yan! Traitor si Jude. Pinentay nga si Dr. Cruces. Pero Pete, parang kapareho na rin natin si Jude. Inabandon na nga natin si Dr. Cruces. Hindi natin siya iniwan. Nagpapalamig lang tayo. Hanggat kailan tayo magpapalamig dito? Hanggat mainit pa ang mata ng militar sa atin. Teka, ano bang kinatatakot natin? Wala naman tayong ginagawang masama ah. Kaya nilang baliktarin yon. Yung mga bayan na pinuntahan natin, teritoryo yon ng mga rebelde. Alam ng mga militar na nagpunta tayo ron. Para lang samaan si Dr. Cruces sa panggagamot? Ngunit hindi nila titingnan yun ng ganun. Eh anong gusto nila? Kumilos tayo ayon sa gusto nila. May asawa ko. Ayaw ko sumabit sa gulo. Ito nga lang ginagawa natin ngayon. Delikado na. Bakit? Meron ba uli magta-traitor sa atin dito? Aminin na natin. Mga duwag tayo. Hindi tayo duwag, mga kasama. Ayaw lang natin maging mapusok. Tama si Magda. Mga duwag tayo. Nakakahiya. Wala akong kwentang tao. Wala akong kwentang tao. Masama ako. Traitor!
Traitor ka! Traitor ka dyan! Pwede natin pag-usapan to. Hindi kami magsusumbong. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Kuha ko yung pake nyo. Huwag nyo sila yung damay. Pakawalan nyo sila! Lintik. Ipinahamak pa tayo ng doktor na to. Huwag kang maingay dyan! Huwag mo sisihin si Doc. Wala siyang kasalanan. Okay na, Gob. Good. Ayon sa unang pahayag ng mga investigador, si Dr. Cruces ay itinakas ng mga rebelde kasama ang mga kaselda nito. Ayon din sa mga otoridad, ang mga rebelde nito ang lumikida sa kanila. Nagluluksa ang buong bayan ng San Felipe sa malagim na trahedyang sinapit ng isa sa hinahangang anak ng bayang ito. Andali lang po! Jose! Jose! Ang anak mo! Jose! Ang ginawa niyo sa anak ko! Bakit? Jose! Jose! Isang malaking hiwaga ang pagkakapatay kay Dr. Jose Cruces. Pero madami sa mga nakausap natin dito
ang nagkaroon na ng lakas na loob na magsalita. At sila'y naniniwalang hindi na sayang ang pagkamatay ni Dr. Cruces. Naniniwala silang mabubuhay siyang muli sa kanilang mga puso at alaala. Ugali ng una naman ang maganap na sinuman, di papasok sa thank you.